Gardening po ba ng lettuce ay isa sa magandang business ngayon despite of pandemic? Depende rin po ba sa season ang pagtatanim ng lettuce? May season pa raw yan? Ito po kasi ay nasa nasa greenhouse na or nasa kilid. Ang challenge lang naman po sa pagtatanim ng lettuce ay ngayon po natag-ulan. No. Ngayon po natag-ulan kasi wala pong araw eh. Numero uno, primary na kailangan po ng lettuce ay araw. Kung wala pong araw sa inyong pagtataniman, huwag nyo na pong sagtamnan. Or mag-grow legs kayo. Yun po yung basic po, pinaka-pangunahing pangangailangan, araw. Welcome back to Peaceabilities here in CBRC.TV. Armand Benko, your host from Colaico Foundation and KSK SMP Co-op. With us, ito pala, with us, wonderful farmer, amazing farmer, home farmer at that, Nars Adriano. Nars, ang daming nag-react, ang daming komento. Ako muna, before ko mamiss, Pyro Box, kasi may tanong na rito eh, Teka, tinake note ko eh. Yung nagbe-experience sa pagtatanim, kasi sinabi niya, hindi raw tumubo. Nasaan na ba yun? Sir, mahilig po. Ayun, si Vanessa Arellano, sabi niya, mahirap po buhayin yung lettuce na tanim po namin. May leaves na po siya, pero hindi po lumalaki. Naalala ko, binanggit mo kanina, Styrobox. Yun ba yung susi doon? Ay, hindi po. Yung Styrobox po yung taniman. Ang kadalasan po kung ba't hindi siya lumalaki, wala po siyang araw. Mapapansin po nila agad yon na kapag po humahaba na yung dahon nila, ibig sabihin kulang na po sa araw yon. Araw po as in sunlight po. Napaka-importante po ng sunlight. Ang kala po kasi ng tao, basta nagtanim sila tulad ng ibang mga halaman, kahit hindi maarawan, okay na. Pero ang lettuce po, nangangailangan po siya ng 6 to 8 hours a day ng araw. Ayan. At hindi po direct natatama yung araw, kaya po dapat meron tayong UV plastic para po hindi po, kasi ang kailangan po nung halaman ay yung liwanag ng araw, hindi po yung init. Kaya po meron siyang plastic para po kontrolin yan. Okay. Sir, maraming tanong. Gusto kong pagbigyan to mga to kasi yung mga tanong nila tungkol talaga sa programa natin, hindi dahil namimili lang ako ng best comments. Ito si Denise Barrett. Pareho ng tanong ng boss ko, si Yesa Mendoza. Tanong nila tungkol dun sa saan lugar po kayo or weather dyan? Hindi po ba mampili sa klima, weather ang lettuce? Tanong ni Yesa, may required temperature ba dyan yung lettuce po? Ako po yung taga Bulacan, mainit din ang lugar. Nakikita nyo po, yung lettuce ko po sa gilid ng pader, no? Kung nakita nyo yan, yung lettuce, ayan, yung nasa likod ko po na yan. Yan po yung nasa gilid ng pader. Open po yan, meron lang pong bubong yan. Although mainit po, pero pwede po natin kontrolin ang init eh. Dahil po yan ay open, hindi po siya ganong mainit at nahahanginan. No, kaya ho, okay lang din. Nagte-temperature po kami. Ang temperature po sana okay, ideal, ay kahit po 28 to 30, pwede na po yun. 28 to 30 degrees. Kahit po, minsan umaabot po ng 32, minsan umaabot ng 33. Yun na po yung ginagamitan natin ng mga shade net. No? Kung para ho, makontrol natin yung init ng araw. Okay. Ginagamitan natin. Daming tanong. Pasensya ka na, Nars, ha? Sabi ni Ann na yung balat shell ng egg pwede pa na ba sa halaman? Balat ng bawang, sibuyas, pwedeng fertilizer. Plantuta daw yata siya. Daming tanim sa farm yun. Ngayon lettuce at eggplant na lang. Mahirap i-maintain. Mahirap daw i-maintain?
Sabi ko po sa inyo, ako ay nagtatrabaho ng 8 hours a day. Umaga ko lang siya tinitingnan. Dapat lang pong matutunan ang tamang pag-aalaga. Hindi po dapat siya lagyan ng balat ng itlog. Hindi po dapat siya lagyan ng sibuyas. Hindi po kasi lupa ang pinagtataniman natin. Subaliwala po yun. Pwede pa po yun ay pagbulan ng mga fungus, pwede yun pagbulan ng mga bakterya na pwede masama doon sa lettuce. Kaya ho, yung water nutrient na nabibili natin ay sufficient na yon, enough na yon para ho palakihin yung lettuce. Ayan. Ito si Chris Ren, ang dami niyang comment. Isa dun sa, siya yung nag-comment, nurse, ng 50 pesos to 60 pesos na raw ang presyo. Tapos lagi ang hirap pang bilin. Sabi ni Ange Hernandez, lagi nga pong wala sa palengke ang lettuce. So imagine, ayan, kitang-kita, may demand, you can be the supply, no? Sabi ni Chris Ren, sir, mahilig po ako sa lettuce, sa salad at sa samgyup. Plantita din po ako. Paano po makapagtanim at makapagpalago ng lettuce para mabenta yung nasa rooftop po ang pwesto ko? Pwede ba rooftop? Maganda po yun. Madami na po nagtatanim ngayon gamit sa ang rooftop kasi open po siya. Ang kalaban lang natin pagdating sa rooftop kapag may bagyo, sobrang lakas ng hangin, so dapat po matatag yung greenhouse na gagawin nyo. Pero pagandahan lang, maganda po ang rooftop kasi open po yung araw dun eh. So sa lahat na sulok po, kuhang-kuha ng lettuce yung araw. Wonderful. Si Rolendez, ito, nag-comment lang siya. Nakakatuwa yung comment niya. Kulay pa lang, masustansya na. Yung pinakita mo, hindi po basta picture yun, live yun, yung video. Sabi ni Emil Girl Caranza, wow, ang fresh nung mga lettuce. May need bang temperature? Nasagot na po yun. Anong dapat na weather? Nasagot na rin po kanina. Si JP Inciso, sabi niya, I guess it's about time to have these green projects. We can help to protect our environment through recycling and at the same time for greener environment that helps to heal Mother Earth. Plus, you can have your own vegetables that can save much more money. Eh, yun nga po eh, yung kay nurse eh, yung hilig nila ng pamilya, doon na nila kinukuha. Kanina meron akong nakita doon sa video mo, nurse, kailangan pa rin yung greenhouse effect, no? Greenhouse, yung binalutan mo siya ng berde na screen. Yung green na screen para lang naman yun sa mga insekto para hindi siya pasukin ng mga pesticide. Pero ito po yun sa area nyo. Sinabi ko nga po sa inyo, itong farm ko sa gilid ng pader, makikita nyo po yan, wala pong green, wala na pong net yan. In-expose ko na siya sa ganyan. Para in-expose ko na siya sa ganyan, di ba? At open siya, pero lumalaki po yung lettuce. Ano po ang ginagawa ko? Meron po ako mga ginagawang prevention. Before ko tanam-tanam yan, nilalagyan ko na ho ng mga insect trapper bago ko palagyan. So, bago ko ilagay yan, pinapatay ko na yung mga insekto na pwedeng dumapo. Yeah. Okay. Ito, isang naman yung namabubuo yan. Nice. So, yeah. At si saka, Hensel Calitano, ang tanong niya, o comment niya, binigyan mo kami, Sir Nars, ng magandang idea. Ifa-follow na kita sa YouTube. Dami pa naming matututunan sa'yo. Pakibigay mo naman yung YouTube channel ano mo, o YouTube lang channel sa Lettuce in a Cup. Lettuce in a Cup. Hanapin niyo po. Ang FB page ko rin po ay Lettuce in a Cup. Marami po ako tinuturo doon na kung paano po magtanim ng lettuce at paano po pasimplehin. Doon po pala sa nagtatanong na kung mahirap daw po, di ba pinakita ko rin po kanina, kahit po sa bote ng Coke, pwede po tayo magpalaki. Basta po tama yung pagpapalaki natin. Dapat po kasi malaman natin yung basic doon sa pagtatanim. Kung hindi po natin malalaman yung basic, mahihirapan po tayo magtanim. Kung pa i-follow nyo po yung mga sa YouTube ko, papanuwarin, marami po doon tips para magpalaki ng lettuce. Lettuce in a Cup. Hanapin nyo sa Facebook. Hanapin nyo sa YouTube. Ito kay Michael Drexler, Reandelar. Ang pag-gardening po ba ng lettuce ay isa sa magandang business ngayon despite of pandemic?
Depende rin po ba sa season ang pagtatanim ng lettuce? May season pa raw yan? Ito po kasi ay nasa nasa greenhouse lang or nasa kilid. Ang challenge lang naman po sa pagtatanim ng lettuce ay ngayon po natag-ulan. No? Ngayon po natag-ulan kasi wala pong araw eh. Numero uno, primary na kailangan po ng lettuce ay araw. Kung wala pong araw sa inyong pagtataniman, huwag nyo na po tamtamnan. Or mag-grow legs kayo. Yun po yung basic po, pinaka-pangunahing pangangailangan, araw. Pero importante yung sinabi mo, no? Hindi kailangan yung init ng araw, kailangan niya yung liwanag ng araw. Tama ba? Apo, kaya nga po pwede yung LED light eh, LED light pwede kasi meron siyang liwanag. Yung pinakita po sa inyo kayo ng grow lights, ano lang po yun, T8 na LED light. Pwede gumamit ng T5, pwede gumamit ng T8 na LED light. Baka late pumasok si Sydney Cruz tsaka si Emmy Abong Santos. Bukod po sa mga ang tanong nila, ano po po ba ang effective tanim sa lupa? Kasi may slide ka kanina, di ba? Nilista mo yung mga tinatanim mo na ngayon. Kaya nga sabi ni Vanessa, ang bango ng leaves ng melon. Amoy melon po talaga, sir. Ang saya amoyin po kahit leaves pa lang. Yung melon daw. Maamoy ba yung melon? Ay, hindi ko po ito na-try amoy. Ay, yung melon mismo na bunga, oh. Pero yung leaves, hindi ko pa siya na-try amoyin. Sige, pwede ko sa try, na-try ko kasi may mga tanim akong melon ngayon. Oo. Paumanhin mo, nurse, baka huli pumasok si Emmy Abong Santos tsaka si Sydney Cruz. Ano ulit yung mga pwedeng sa ganyang pamamaraan na pagtatanim? Pwede po natin, sandali po. Ano yung pwede natin itanim? Yan. Pwede po tayo magtanim ng lettuce, spinach, bok choy, tomato, pepper. Marami pa pong iba. Cucumber, ayun. Yung cucumber po ngayon, yun yung gusto ko itanim na susunod kasi ang ganda ho niyang palakihin, ang ganda ho niyang tumubo, ang dami niyang magiging bunga. Ayan. Kahit po yung mga sili, ayun, bell pepper, yun pa po yung isang maganda itanim ngayon, bell pepper. Oho. Yeah. Medyo ano siya, mahal siya, tapos hindi rin naman ganoon kahirap itanim ang mga bell pepper. Yan. Oh, yan ah, yan. Yung pechay po napakadaling itanim kaso halos naman kasi ang management ng pechay tsaka ng lettuce, kaya lettuce na lang kaysa pechay. Pero yung iba gusto pa rin pechay ang itanim kasi itong lettuce hindi naman daw pwedeng lagyan ng sardinas at igisa. So, pwede po yan yung mga ganang klase itanim. Right. Ito kay, galing kay, where is that? Kay Koshiela Varian Gohar. Sir Nars, nangyari na po ba sa halaman yon na kinain ito ng insekto? Ano pong ginawa nyo doon sa halaman na kinagat ng insekto? At yung problema ko po before ay leaf miner, no? Leaf miner po, yung leaf miner po, pinakita ko doon sa video ko na pwede po siyang patayin ng hydrogen peroxide. Yung hydrogen peroxide po na food grade, kasi hindi po pwede hindi food grade dahil kinakain po natin itong lettuce. Yung hydrogen peroxide lang naman po ay hydrogen H2O2, may dalawang oxygen, yung ginagamit po natin panlanggas na sugat, pwede po natin gamitin yon. Pero ang sinasabi ko po kanina, kung iyan po ay mga lumilipad na insekto, maglagay na po tayo ng mga insect trapper, yung gawa ng harvest. Gawa ng harvest na insect trapper, nilalagay ko po muna yon. Pinapatay ko muna yung mga insekto bago pa man din lagyan ng tanim yung aking area. Ayan. Tapos okay. Kung na-experience yun po ay mga uod, no, na yung mabilis umubos, kaya ho, kailangan meron kayong shape, meron kayong net sa gilid. Yung ilagay nyo na po net, yung mga insect net, yung kulay puti, mas maganda po yun. Yung sa akin po, green po yun, pero mas maganda po yung white na net, yung insect net. Mas malamig po sa loob. Okay.
Sir Nars, pitay-pitay ako na nganga, napapamangha. Sigurado, guguluhin pa kita dahil meron ako naiisip para sa atin, ha? Pwede natin pagkakitaan. pero, hindi develop ako ng residential farm. Isa yan sa ibibida ko doon, selling point, di ba? Isa sa selling point ng subdivision. Biro nyo, kaya ganito ang lupa na binebenta sa inyo, ganito cut. Oh, ito na oh. Proof of concept, nandiyan na oh. Nandiyan na sa'yo. So, pag guguluhin pa kita niya na, pag maluwag-luwag na ang oras, tsaka yung sitwasyon natin. Nurse Adriano, meron kang magandang sinabi kanina. Lagi kong sinasabi yung dito. Hindi po kami nag-usap ni Nurse, ha. Siguro, mas maganda nung ikaw ang nagsabi. Kasi ako pag minsan pagalit ako kung magsabi. Sabi mo kanina, wala nang dahilan para hindi maging productive. Your closing statement, Adriano, para sa ating viewers sa Peaceabilities. Ayun po. Yung sinasabi ko po kanina, nagtataka po ako bakit maraming mga tambay, marami pong mga nalulungkot ngayong pandemic na to. Masyado silang nai-stress, masyado silang nade-depress, nawalan ng trabaho, hindi kumikita. Ito po yung sinasabi ko na pwedeng alternative niyo po na gawin, na magtanim po kayo at kikita po kayo. Matutunan niyo lang po yung tamang paraan ng pagtatanim. Sasabihin ko po sa inyo, napaka-simple lang po magtanim. Sa iba po, nahihirapan siguro, pero pag natutunan niyo na po yung basic yun. Kahit po, magtanim kayo, kahit nga po sa pinakita ko kanina, kahit bote ng coke, pwede nyo pagtaman. So, napakaliit na puhunan, maliit na space, maliit na oras, pwede tayong kumita, pwede maging productive yung oras natin, at pwede ho natin ipagmalaki na kaya pala natin kumita, kahit na ano ka pa, kahit ano ang estado mo sa buhay, kahit wala kang lupa, kayang-kayang kumita. Ayan, so. At saka, ito po pala, lagi ko ini-encourage yung mga senior citizen. Alam niyo po, magtanim po kayo ng grow box, tatlong tuna box o apat na tuna box, kumita kayo ng 1,000 sa buwan, ano, pwede na pandagdag ng gamot ngayon. At konti lang naman ho, attention ang ibibigay niyo. Ayan po. So, with that, sana po, mag-encourage ko din po kayo na magtanim ng lettuce. Wonderful, wonderful. Nars Adriano, lettuce in a cup, follow nyo po sa Facebook, subscribe kayo sa YouTube channel. Naka-subscribe po ako dyan, kaya ako sinundan-sundan yan si Nars Adriano. So Nars, thank you very, very much. At kami ay tuwan-tuwa na merong ganito. Ito po hindi originally sa atin. Nabasa ko lang nung nakaraang linggo. Sabi nila, to plan is to believe there is a tomorrow. Positivity, growth, and hope. That is our fifth set of keywords. Nalalabas po dapat dyan sa ating screen. Fifth set of keywords. To plan is to believe there is a tomorrow. Positivity, growth, and hope. Pero hanggang dyan lang po ang ating fifth set of keywords. At hanggang dito na lang po ang inyong lingkod, Arman Benko. Sa susunod na Lunes, Peaceabilities, CBRC.tv, every 7 p.m. Bye!